Attorney Ricky, lahat ba pwedeng maging notaryo? Oo. Si Pedro aka John John ng COMELEC, pwede ba magnotaryo? Ano ba ang kwalifikasyon? Sino ba ang pwede maging notaryo publiko? Mm-hmm. Ayan, actually may misconception nga po tayo dati dyan, yung mga tao na pag abogado ka, it goes na automatic na notaryo publiko ka. Hindi po ganun po sa lahat ng pagkakataon sapagkat ina-apply po ito sa mga kanya-kanyang jurisdiction ng clerk of court sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, yung petition for notarial commission. So kapag naging abogado ka, maaari ka pong mag-apply ng notarial commission sa inyong jurisdiction kung saan po ang inyong opisina bilang abogado at notaryo publiko. So halimbawa, ikaw, Attorney Ricky, ay notaryo ng Manila, doon ka nakapagpa-nabigyan ng otoridad na magnotaryo. Opo. Hindi ka pwede magnotaryo sa Pasay, hindi ka pwede magnotaryo sa Quezon City. Hindi po, kasi po nakalagay din po yan sa rules o notarial practice na kung saan ka lang binigyan ng notarial commission, doon lang ang jurisdiction mo at wala kang ibang pwedeng jurisdiction o inotaryo sa ibang lugar. Ayun. Eh bakit ba important? Attorney Z, emphasize ko lang po yung sinabi ni Attorney Ricky, hindi po lahat ng abogado ay notary public. Kasi kagaya po ng sinabi ni Attorney Ricky, nalilito po yung mga tao, pakiramdam po nila, abogado ka, pwede po magpanotaryo sa inyo. So magkaiba po yun kasi may iba pong requirements para maging isang notary public. Eh meron pa nga minsan sa pagkakamali rin ng iba nating kababayan, biglang lalapit siya, Attorney, pwede po bang magpakasal sa inyo? Sa inyo po kami magpapakasal. Diba? Sa bagay, oo, totoo, Attorney G. So, at least nililiwanag natin yung sinabi ni Attorney Ricky. But, Attorney Ricky, bakit kinakailangan ba inotaryo ang isang dokumento? At ituloy muna sa pangalawang katanungan, ano ba mga dokumento ang pwede at dapat na ninonotaryo? Kailangan, oo. Okay. Ninonotaryo po ang isang dokumento para ito ay maging isang public document. Kumbaga, ito ay tinatakan ng notaryo publiko bilang notice sa lahat ng tao at against the whole world upang ito ay maging public document at hindi lang ito private document. So, mga dokumento po na usually ay ninonotaryo natin, ayan, kapag may bentahan ng lupa o yung tinatawag nating deed of absolute sale, affidavit of loss, special power of attorney, sapagkat ito po ay nilalagay natin sa notarial book or register. Ayun. Sabi ni Attorney Francie Lim, ay itanong din natin kay Attorney Ricky, paano kung halimbawa si A at saka si B ay merong bentahan ng lupa pero hindi napanotaryo kay Attorney Ricky? Nakitipid, ay panotaryo kay Attorney Ricky, baka daw kasi mahal ang singil ni Attorney Ricky. Tanong, ano to po ang epekto? Ano bang epekto noong ganyang klase ng bentahan sa dokumento? Ano epekto? Yung bang bentahan ay baliwala? O yung bentahan ba ay walang kwenta and therefore hindi yun valid o binding sa nag-usap na si A at saka si B? Ito naman po, kung ito ay pinirmahan nila at naayon sa batas ang kanilang kasunduan ukol sa pagbebenta ng lupa, ito po ay valid o legal po ito sa pagitan lamang ng mga parties na nakalagda doon sa kontrata o sa deed of sale. Pinakailangan po itong inotaryo para maging public document at mairehistro sa Register of Deeds dahil isa po yun sa mga requirements nila. Ayan, kita mo, Attorney M. Ibig sabihin pala, wag kang magdadahi-dahilan. Hindi naman na-notaryo yan eh. So, baliwala ang bentahan natin. Oo. O kaya, hindi pa kumpleto ang bayad. Sasabihin mo ngayon, hindi naman valid ang bentahan natin. Kaya kahit hindi ko nabayaran muna yung natitira. Diba? So, ang purpose pala talaga ng pagnonotaryo, sabi ni Attorney Ricky, Attorney M, kung sakasakaling merong isang, alimbawa, may nagkiklaim si C. Akin yan eh. Hindi naman mga KB yan eh. So kahit paano, pag nanotaryo pala, Attorney Ricky, matatali si C. Madadamay si C dahil notice to the entire world yung notaryo. Question, Attorney M. Oo. Di ako, gusto ko lang medyo elaborate muna yung sinabi ni Attorney Ricky, no, Attorney G. Kasi between the parties, no, it is valid. Kumbaga sa ating dalawa, alam natin kung ano yung pinag-usapan natin. Pero kailangan kasi ng notaryo kapag kayong document ay usually, no, Attorney Ricky, please correct me if I'm wrong, no. Kailangan kasi minsan may mga ibang dokumento na
will affect other people, di ba? Kaya pinapanotaryo kasi kailangan maging enforceable sa ibang tao, di ba? Kasi halimbawa, yun na, bibilihin ko po, Atty. G, maapektuhan ng ibang tao. Baka halimbawa, pag ibibenta ko din. So, kailangan po talaga ipapanotaryo. Tsaka, Atty. G, sinasabi ko din lagi no, dito, yung pwede rin naman po, Atty. Ricky, no? Kung halimbawa kasi mayroong mga documents na kailangan ni notaryo, pero yung iba, hindi naman required ni notaryo, pero pwede din po bang ipanotaryo? Halimbawa, kahit hindi naman kailangan. Love letter. Love letter for Ricky. Para daw nakatali, para binding to the entire room, kung ipanotaryo sa'yo. Pwede bang dadalhin, may nakalagay doon? Or ano, kahit alam mo, ibang legal documents na hindi naman required, di ba? Kasi meron po talaga na mandated by law na kailangan naka-notaryo. Pero yung iba po, hindi naman required but are legal documents. So pwede din po bang ipanotaryo yon? Actually, Attorney M, naka-experience na ako ng ganyan. Minsan may nagpapanotaryo sa akin ng transcript of records, birth certificate, diploma, ganyan. Yan po ay hindi ko ninonotaryo bilang notaryo publiko sapagkat may mga kaukulang ahensya o opisina, lalo na sa gobyerno, na gumagawa ng certified true copy o sertifikasyon na ito ay original at authenticated. So ito po ay tama po kayo na hindi na kailangan inotaryo dahil opisina naman ng gobyerno at authorized agency ang nag-issue nito. Ayun. Atty. Ricky, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano, di halimbawa dito nagkapirmahan sa Maynila, nagkapirmahan sila. At the same time, dito rin na nagkaroon ng negosasyon patungkol sa pagbili halimbawa ng lupang ito na nasa Maynila. Nangangahulugan ba na ang pagnonotaryo ay dapat dito rin gagawin sa Maynila o yung mismo mga partido sa usapang yan ay pwede magpanotaryo sa ibang lugar doon sa isang ari-arian na pinag-usapan nila o isang dokumentong dito nila pinirmahan sa Maynila halimbawa. Dapat ba Maynila rin ang notaryo nito? Based po sa ating 2004 Rules on Notarial Practice, hindi naman po kinakailangan na yung mga partido ay magpanotaryo din sa kung saan sila nagpirmahan. As long as sila po ay nag-personal appearance sa isang legal at official na notaryo publiko, pwede po silang maging valid at magiging valid at binding po ito basta po nagpakita po sila ng sapat na identification at nag-personal appearance po sila sa notaryo publiko na yon. Valid at binding po ito sa kung saan at kung kaniyon tao. Lagi bang may personal appearance ang mga magpapanotaryo? Dapat ba talaga lagi? Kailangan ba talagang magpapakita lagi kayo? At the same time, ano ang sinasabi mong valid identification na dapat dala nila para maipakita sa'yo na ako ito, siya to, at kikilalanin mo yan, nagpapanotaryo na yan? Opo. Based po sa ating patakaran sa notarial practice, kinakailangan po ng personal appearance at presentation ng proof of identification ng mga magpapanotaryo publiko para later on, naka-attach din po ito sa notarial book na ito ay hindi makikwestiyon natin kung meron mang mga issue o legalidad, pinapatunayan lamang ito na ang notaryo publiko ay tinanggap at nagpresenta sila ang mga partido ng valid proof of identification. Actually, meron nga rin po, may iba akong nakausap na notaryo publiko na naglalagay pa ng naka-CCTV pa, naka-record sa CCTV yung mga nagpapanotaryo sa kanya para lamang ma-avoid yung anumang question o issue o technicalidad sa legalidad ng pagnonotaryo.